Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, magkukwento po ako, mag-share po ako ngayon sa buhay abroad, sa aking buhay, sariling buhay abroad. Bakit po ba ako naging OFW? At saka yung una kong karanasan. Gagawin ko to chapter by chapter, per trabaho. Ngayon po rin sa Hong Kong ako, sa Hong Kong lang po ako nagtrabaho. Naka-apat na employer po ako. Yung mga karanasan ko po doon, i-share ko po sa inyo na ang layunin po ay para po maging inspiration din po sa inyo kung paano po bawat naging trabaho ko, paano po ako nagtagal bilang OFW. Sabi ka po ng kabatch ko noon, matira matibay. So, matigoy ako. Hindi, wala lang kasing choice siguro. Okay. Okay, magkukwento muna po ako tungkol sa aking sarili. Ako po ay 36 years old na ngayon. Kung di ako nagkakamal, 2010 ako, 2011 yun, nagsimula akong mag-abroad. Nasa passport ko yun eh. Parang 2010 nata. Okay, 2010 o 2010 yun. Bakit ako nag-abroad? Okay, simulan na po natin doon. Okay, 18 years old. Maaga po ako nag-asawa. Pagka-graduate ko ng high school, nag-asawa na po ako. So, nag-anak po akong tatlo. Naging taong bahay lang ako noon. So, taong bahay. Wala akong job experience. Nagnanay lang ako noon. Tapos, nung 24 years old ako noon, 18, o nung 24 years old ako noon, nag-isip akong mag-apply na. Okay? Taong bahay lang talaga ako. Pero kailangan ko na mag-trabaho din. So, nag-apply. Naging napakahirap po sa Pilipinas ang mag-apply ng trabaho pag wala ka pong experience. Nagsumubo akong sales lady. Kaso, ilang pilasong size deal ang atang kailangan, ang haba ng pila. Kasabayin ko mga college graduates. Samantalang ako ay high school lamang. Mga college graduates, mga bata pa sa akin. So, parang wala akong chance. Tapos sumubo ko sa pabrika. Sa pabrika, wala akong working experience. Tapos medyo maedad na rin ata 24. Para magsimula sa pabrika. Hindi ako natanggap. So, hindi ako natanggap. Nag-business din ako sa Pilipinas. Nasimbok akong magtinda-tinda, ganyan. Lutong ulam, tinda ako ng ano, kasama katulong kapalig ko. Lugi, utang. Sigawit bahay, utang-utang. Hindi nagkabayad, ayun. So, at saka hindi ka nung kabili. So, wala. Siyempre, kailangan ko ng pera, lumalaki ang mga bata. Talagang determinado akong mag-abroad para sa mga anak ko. Tatlo po kasi ang anak ko, yung pangalawa po ay special child. So, iniisip ko napakahirap. Kailangan kong pumilos. Hindi lang naman lalaki ang dapat nagtatrabaho. Kung ako naman kasi kaya ko. Malakas ang loob ko. Okay. Kasi sa tribu namin, sa mga kaibayo ko, sa mga kapatid ko, ako pong unang nag-abroad. Okay. Sabihin natin malakas ang loob ko. Kay high school graduate. Tatlong anak. Katulong. O, yun. Ang laki rin po ng placement me noon. Masak ako ng katulong. Okay. Malaking placement me po noon. Mga 120 na gastos. Katulong ng binan ko. Taka nung isa kong ano, si yung tinasawa ko. Tumulong sa akin magpayat. Marami rin ako bago mo bago po ako makapag-apply noon. Dami ko pa rin yung mga pinagdaanan din. May mga nagdi-discourage, kung ano, pero ginagawa kang tanga eh. Na hindi lang maganda, mga kwentong ganyan, mga ganyan-ganon. Kaso, syempre, dahil sa hirap mag-apply ng trabaho at kahit mag-akumanikosyo, mahirap mag-success noon. So, buo decision ko na mag-abroad talaga. O, yun. Nakakapag-apply ako, nakarating ako dito. Okay, sa pagdating ko dito, syempre, galing akong Pilipinas, hindi nga ako nagtatak sa Pilipinas, para ako, sabi natin, ignorante. Sabi natin, tatanga-tanga. Taong bahay lang ako eh. Tatanga-tanga. Dahil, siyempre, sa atin, tayo po, maroon tayong makarin, intindi ng English. Okay? Naturo sa atin yung pangalawang salita natin ng, English. American accent, ang ano natin, sa Pilipinas. Pero, hindi ko po yung ginagamit sa bahay, dahil ganun, hindi ako marunong mag-English din. Tapos, Cantonese pa mga salita dito, mga incheck. Una kong amo is incheck. 20, ano, mas
kung 28 ako noon, siya ay 30 siguro. Alam ko, 28 years old ako noon eh. Nakalimutan. Okay, for the continuation. Okay. Yung sa amo ko, siya ay bata pa sa... Magkasingit kami, babae, puntis po siya. Tapos, pagdating na pagdating ko sa Hong Kong, syempre, ignorante nga at puro building. Sabi ko, wow. Puro building. Hindi naman ganda sa amin. So, ayun. Maganda ang transportasyon. Ayun. Unang employer ko, ang sahod ko lang po na ay 3,580. Ang naipapadala ko lang po ng buwan-buwan is 9,000. Bakit? Kasi po linggo-linggo ako nagde-day off. Linggo-linggo, syempre mga kaibigan ka, kailangan naka-outfit ka din, naka-picture sa labas, mga ganun. May mga gas-gas. Tsaka sariling gagastos ka rin sa labas kasi mag-day off ako. So, gastos din ako sa labas. Meron din ako sariling consume sa akin. Bumibili din ako sarili kong mga pagkain o kung ano-ano. 9,000 lang. Maliit ang palit noon. Wala pang 20. 19 to 20 lang ang sahod ko noon. Ang trabaho ko noon is mahirap. Okay, ganito na natin. Mga una kong pagsubok. Hindi ako marunong mag-English noon. Okay, balikan natin yun. Hindi ako marunong mag-English. Nakakaintindi ako pag narinig ko, pero talagang... Kasi hindi mo nang ginagamit araw-araw. So, yun. Ang adjustment ko noon, nag-adjustment ko is 1 week. After 1 week, nakaka-isang sentence na ako. Sunod, paunti-unti, siyempre nag-i-improve. Nagiging paragraph na. Si Sir Ed, kasi yung marunong mag-English, pero ang kasama ko araw-araw na matanda, po po ang tawag po po, pagpatandang gabae, nagtuturo sa akin, magta-training sana sa akin noon, is purong Cantonese, zero sa English. So, talagang sakit sa ulo. Hindi siya marunong mag-English. Cantonese kami, bigla. Hindi nga ako marunong mag-English, tapos biglang Cantonese pa yung kakausapin ko araw-araw. Yun. So, ang ginawa noon, training. Naka 3 and a half months ako sana bago po ako na termination, na terminate po ako noon kasi unang-una tanga po ako. Tatanga-tanga kasi iyo po yung buhay dito at saka na sa Pilipinas yung araw-araw ko ginagawa yung ganyan. Sabihin natin na ang mga naging pagkakamali ko noon, okay, iisipin ko kung bakit ako na terminate. Okay naman ako lagi naman ako naka-smile sa kanila. Yung parang ano naman, magaang naman ako kasama. Kaso, hindi talaga, ang unang-unang rason doon is hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-Cantonese kasi Cantonese talaga yung matanda. Eh, makakasama mo araw-araw kasi makakatulong mo siya sa pag-aalaga ng bata dahil yung mag-asawa ay magkatrabaho. So, yun. Yun ang una kita ka doon ng dahilan. Tapos lagi rin ako nag-day off noon. Minsan yung matandang gabay, nag-tai chi, yung parang ano, parang mga pare Chinese kung po ata yun. Minsan naiyakag niya ako. Pwede tayo doon. Inisip ko, ayaw ko nga. Okay naman pa lang. Kanaman kami yung nagsasama. Tapos, so inisip ko, gusto ko meron ako sa rin sariling time. Ganyan. Gusto ko, mas gusto ko sa aming friends kapag linggo. Linggo tayo ko eh. Mga ganun-ganun ako. Dati. So, nang na-terminate ako, tulala ako. Diyos ko, nagbayad ako sa pangalawang, okay, kukwento ko sa inyo na 10 minute ako nun. Na 10 minute ako nun sa show K1 po ako nakatira nun eh. Ang gulo na kwento ko, no? Hiyaw na. Sa show K1 kami nakatira nun. And then, paglipat namin dito sa Aberdeen. Malapit lang po yung Aberdeen dito. Paglipat na sa Aberdeen, no, isang linggo lang, makapagbuot-buot lang kami, mag-ipak-impake. Akala ko noon, ang laki ng kwarto ko na magiging para sa akin. Yung pala, ibigin akong terminate. Bigyan-bigyan na lang ko ng pera. Terminate ka na. Sabi, gusto mo sa'yo nalang itong tuwalang to. Totoo, hindi mo nila gagamitin yun kasi binila nila sa akin yun. So, yung mga bagay silang binili para sa akin. So, ayun na terminate. Paglipat namin, 3 and a half months, terminate. Okay? Unang-unang ano, problema nun. Pero bago ako na-terminate nun, lagi ako matatraining nun sa mga ano, sa mga, sa Cantonese din, naumpisahan na nun, kumbaga. Yung ano, kumbaga, natututo na ako pa unti-unti sa mga ano, sa mga condiments, yung mga bagay-bagay. Ang ginawa niya, ni babae,
yung ano, yung mga balot-balot ng mga mapansawag sa soup is may mga sulat na yun, sinusulatan kung ano pangalan para madali ko matandaan kung hahanapin, andyan na yan. Okay, mga doon ako natuto mga gulay-gulay din, kung ano-ano mga, kasi doon ako natuto umpisa matuto sa Cantonese na all. Siyempre, paunti-unti, yun. Kaso, wala na pasensya, naubos ng pasensya, tinemate ako. Ganun. Sa mga kasama ko, sa mga, no, mga karamihan din dito, ikas na tetemate sa una. Kasi, yun, hindi sila nakakatyaga. Yun. Tsaka medyo pagwating ulit, medyo tatanga-tanga ka pa na una. Pero hindi naman talaga ano rin. Siguro, ganun lang talaga. May mga bagay lang. Ganun talaga, sertihan lang. Ayun. Ayun. Siyempre, sabi ko nga, i-share ko to para meron kayong ano, meron kayong okay, pagka po na-terminate, pagka po kayo po kayo na-terminate, ano po ang gagawin? Okay, bigyan ko na advice bilang matanda na dito, bilang senior ba? Ang advice ko po sa inyo kapag ka na-terminate, okay, meron ba dati bigyan kayo ng plane ticket? Dahil po kayo i-terminate, 10 ticket, tapos yung bank pa na sweldo mo. At, tapos mayroon pang dagdag yun. Magpakwenta po kayo dun sa consulate o kasi agency para po mas malinaw po yun. Tapos, paari po kayong humingi sa sarili nyo na agency ng panibagong amo. Ayan. Mahirap. Yung mga agency po mahirap pagbigay. Minsan, nakikitayin kayo. Tinutulungan din niya minsan kapag yung tao ay distido na magtrabaho rin. Kasi minsan, nate-terminate ibang dahilan. Ang dahilan ay pinakamahirap na po na dahilan. Hindi bali na yung medyo may pagka ano kayo syunga-syunga. Pero wag lang yung homesick. Napakahirap po na. Napakahirap ipilit yung tao na wala talagang gusto. Hindi talaga gusto na mag-stay dito sa Hong Kong. Hindi talaga gusto mag-stay na magtrabaho dito sa abroad. Yung ang puso araw-araw at saka isip ay nasa Pilipinas. Yun ang po ang ano. Ayan, kung ganun po ang ano, umuwi na lang po kayo ng Pilipinas. Pero kung talagang decidido po kayo, kung meron po kayong gusto talaga magtrabaho, ayan, magpatuloy pa rin. Hindi po magiging rason yung piling nyo, wala kayong alam, yung ganyan. Hindi, kailangan sa puso nyo lang, gusto nyo lang na kumita ng pera, yun lang, yun, para po kayo ay magpatuloy na kumuha pa ng susunod na amo. Ayan, yun lang. Determination na. Yun. Okay, ano ba? Okay, bago umuwi ng Pilipinas, may 2 weeks po kayo. May 2 weeks bago po kayo umuwi ng Pilipinas. Kung nawala po yung 2 weeks, magtanong po kayo dun sa immigration kung pwede pa kayo bigyan ng 1 week na extension. Kung hindi pa kayo nakakahanap ng bagong employer. Bago po yun, once determined po kayo, gawin nyo po, mag-focus sa paghanap ng employer sa mga agency. Tawag ng tawag sa mga ganun. Huwag nakapagpagkituhan sa mga kaibigan o kung ano. Kumbaga mag-concentrate na sa paghahanap ng bagong employer bago po makauwi. Okay? Tigil lang po yung mga drama-drama. Magigiyak po kayo. Ang dami yung oras mo maglalangangangangal dyan. Wala nang buong kwenta yun. Okay? Kailangan nyo pong hanapin is first, siguraduhin nyo na mangyayari o magagawa is meron pong pumirma sa inyo. Okay? Meron talong linggo po yung marami po kayong pwedeng ano, pwede kayo makapag-choice pa. Makapaghanap pa ng makakapili pa ba? Okay. So, yun po ang payo ko sa inyo. And then, what else? Hindi ko sinulat to, kabiglaan lang. Okay, yun. Okay, pagbalik dito, dahil na-terminate, kung ano yung sa palagay nyo naging pagkakamali nyo sa una, subukang i-improve. Okay? Isip nyo, ganun pala ako. Sa palagi ko, yan dahil lang kung bata ko, kailangan siguro i-improve ko yun. Pero sa totoo lang, iba-iba ang trabaho, iba-ibang sitwasyon sa loob, sa bawat pamilya, iba-iba ang ugali. Ang trabaho ay nakadepende sa magiging amo. Mayroong madali. Kaso ang problema ay ikaw, mainibing ka, ayaw mo nang nakaupo ka lang, pwede naman wala talagang gagawin sa bahay. Kaso hindi ka ganun, ayaw mo nung hindi ka kumikilos. So, minsan tugmaan lang din ng dalawang tao. So, ganun lang, continue lang. Dire-diretso lang, apply nang apply. Okay, for the first chapter, pwede na kaya to. Ano ba bang pwede ko ipayo sa inyo?
Ayun. Kasi bali chapter by chapter yan, gusto ko ipakita how I improve myself. Okay? Ang una kong, kasi naging problema na ng first year ako is Cantonese. Hindi ako marunong mag-Cantonese. Alam ko di sa Hong Kong, halos lahat ng tao ay marunong mag-Cantonese. Bibihira ang mag-Ingilis. Sabi natin ay foreigner. Okay, ano, kaso kukunti ang kanilang porsyento. So, paunti-unti, nag-aral din ako mag-Cantonese. Pero kung kayo po ay bihira sa English at wala kayong time, ang halaga lang po ay sumusweldo. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman talaga kayang gawin lahat eh. Kung wala ka rin chance, hindi ka rin matututo. Pero hindi naman po ibig sabihin eh, mababa yung level mo or whatsoever. Kung marunong ka mag-English, eh marami nang bata rin dyan na pwedeng turuan, pwede kang mag-tutor, di ba? Minsan, marami rin naman ganun. Kung may chance ka mag-aral, yun. Kung may chance ka mag-aral pa unti-unti, yun, mag-aral. Mag-improve ang sarili. Yun. Improve ang sarili para sa, para hindi ko matatakot. Parang kada, ano ka ko sakaling, ano, kasi ako kagaya ko ngayon. Matagal na nga po ako dito. Tapos may experience na rin. Hindi ako natatakot na mawala ng employer. masabot yung mga bakit. Na walang katanggap sa akin. I know, kasi syempre, alam ko yung kakayanan ko. Ayan, dahil ako po ay, ini-improve ko yung sarili ko naman. Lagi kong ina-assess. Ina-assess. Yun. Okay, hanggang dito muna ang aking first chapter. Marami na ako nasabi. May gagawin pa kamaya. Dito muna ang aking nag-dry na yun ako. Yung brackets ko. Kasi puso ko. Dito muna yung first chapter ko. Meron pa ako susunod. May yung magpaghahandaan ko yung susunod kong ano, mga sasabihin. Maraming salamat po sa iyong time at pakikinig. Bye-bye. Pwede po kayong mag-comments kung meron po kayong tanong sa akin. Okay? At kung may i-replyan ko po kayo. Okay? Bye-bye.